again. Welcome back to my channel. So, I just wanna share about OFW life. Share ko lang po yung OFW life. This is about OFW. So, ang buhay po ng isang OFW, tingin lang po natin pag nasa picture sila, nasa picture nila, nakikita natin sa mga posts nila, parang okay, happy, diba? Pero hindi po natin, lingid po sa kalaman natin, ay meron po si, mas marami po yung mga sad moments at mga bad experience. So, nakikita po natin, masaya sila sa mga posts. Alam niyo po, doon lang po sila bumabawi. Doon na lang po sila nagpapakitang masaya. Pero po, deep inside, mahirap po. Mostly po sa mga OFW, nakakaranas po sila ng matinding hinagpis, matinding paghihirap, gutom, at saka po, puyat, pagod. Sobra po ang hirap ng OFW. Ngayon po iba, nasiniswerte. Swerte sila ng amo. Maganda po yung amo nila. Nakakain sila ng maayos. Nilibigay lahat ang gusto nila. Pero po, yung mga iba po walang pagkain. Hindi po sila libre lahat. Walang binibigay sa kanila. Wala po halos pahinga. Trabaho po sila ng trabaho. Wala halos pahinga. Tapos po, naranasan po yung iba po nga. Ang kalulungkot po ng OFW. Yung pagdating na po sa pamilya, yung nagbibinibigay na po lahat ng sakripisyo, tapos hindi po napi-please ng pamilya. Natulog po pa nagpapadala yung mga OFW. Meron po mga OFW na pag iba, hindi na po kailangan na ipadala lahat. Kasi hindi naman po lahat ng mga OFW mga broken family. Meron naman po mga OFW na maganda na po yung kalagayan nila sa Pilipinas. Pero ang hirap lang po sa OFW, yung mga nasa bahay. Mostly po, yun po ang nakakaranas ng matinding hirap. Nagugutom po sila, nagugutom po sila masyado. Minsan napapahirapan po ng amo. Ang kahirapan lang po doon, pagka yung sa mga pamilya, sa pamilya sa Pilipinas, pag nagpapadala na ang mga mahal nila sa buhay na nasa OFW, hindi na po nila nabibigyan ng halaga yung hirap ng mga na nasa abroad, yung pamilya, mahal nila sa buhay na nasa abroad. Kasi po, nakikita na lang masaya, hindi naman po kasi dumadaing yung nagpapadala. Kasi, siyempre, gusto din naman namin, katulad po namin, gusto din po natin na masaya yung pamilya natin sa Pilipinas. May bigay lahat ng gusto nila. Doon din natin sinasabi kung ano yung hirap natin dito sa abroad. Basta gusto lang natin na mapasaya sila. Ang masakit po doon, binigibigay mo na nga ang lahat, hindi pa sapat. Yung hindi nasasabi pong hindi pa sapat, kasi binibigyan mo na nga, pinapadala mo na nga sila, nasasabi pa, oh, kulang pa to, tungan, marami pa akong mabayaran, ganyan, marami pong chichi. Tapos po, sa tuwing katapusan lang, ikaw maaalala, yan ang hirap dun eh, no? Tayo mga OFW kasi, mahalaga sa atin yung tayo naaalala, yun ako, nakukumusta nila, yung nasasabi mo lang, oh, ingat ka dyan, kain ka dyan. Oh, magtira ka dyan, wag mo ipapadala itong sweldo mo, magtira ka na para sa sarili mo, ipambili ka muna ng pagkain. Yung ganun man lang, masarap na po sa amin bilang isang OFW. Yung marinig mo lang natin na I miss you, oh, mag-ingat ka dyan. Masarap na po yun sa pakiramdam natin. Ang hirapan lang po yung iba, hindi nila alam na naghihirap na sa amo nila. Hindi na nakakain ng maayos, hindi na nakakabili ng pangangailangan pa sarili dahil pinapadala lahat ang kanyang sweldo dahil sa responsibilidad, lalo na sa may mga anak, pinagaan ka mga anak. Tapos nagrareklamo pa, no? Nagrareklamo pa dahil hindi daw sapat, maraming kulang. Sana minsan, naisip din natin na may pangangailangan din yung mahal natin sa buhay
na nasa abroad, na nagtatrabaho abroad, sana minsan masabi man lang natin na, oh, magtira ka man lang dyan ng para sa sarili mo. Pasayahin mo man lang yung sarili mo. Kahit ikaw lang, kasi wala kami dyan, yung makain mo man lang yung gusto mo, bumili ka ng gusto mo. Yung man lang ganun, yung maalala mo sila. Diba? Yung maalala man lang sila na mag-ingat dyan, kumain ng maayos. Huwag kaming alalahanin dito sa Pinas kasi nakahagawa kami ng paraan. Ikaw dyan, wala kang kasama kundi sarili mo. Ikaw dyan, wala magko-comfort sa'yo. Wala kang nakakausap. Yung pa po, isa pong mahirap. Yung wala kang cellphone. Yung ikaw lang mag-isa sa bahay. Tapos wala kang pang contacts. Dahil kinukuha na ka ng ano. Wala, hindi ka pinapayagan. Hindi kinaalaw ng amo mo na magkaroon ng cellphone. Yung po ang pinakamahirap. Lalo tapos, pinapahirapan ka pa ng amo mo. Yung amo mo po visit. Tapos wala ka pang cellphone. Wala kang maiyakan. Wala kang masubungan. Wala kang madayan. Yung po ang napakahirap. Sana po minsan, yung mga mahal natin sa buhay na nasa abroad, sana matutunan po natin silang pahalagahan. Alalahanin natin palagi. Gumawa po tayo ng way na kumustahin sila. Napasalamatan sila. Kahit po kapos yung pinapadala nila, huwag po tayo magagalit. Magpasalamat po tayo dahil na itinaya nila yung buhay nila sa malayo. Nagsakripisyo sila para ibigay yung pangangailangan natin na nandyan sa Pinas. Di ko ba? Sana ganun man lang. Yung, saka po huwag po natin silang kalimutang ipagdasal.